posibleng maging super spreader naman ito po ng COVID-19 ang mga paaralan kumpara sa ibang komunidad sa pag-aaral na inilatala sa Influenza and Other Respiratory Viruses Journal. Lumabas na mas mabilis kumalat ang virus sa mga batang lumahok sa face-to-face classes kahit sumusunod sa health protocols. Ayon naman kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, pinag-aaralan na ang posibilidad na pagpapatupad ng blended learning sa Nobyembre. Bunso dito nga ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa mga paaralan sa pagbabalik ng face-to-face na klase. Ang mahalaga lang sa pandemic is that we ensure that yung bakuna ay available para sa ating mga citizens. And pangalawa, yung gamot na Molnupiravir at Paxlov ay available para sa mga nagkakasakit ng COVID na qualified sa mga gamot na ito. At pangatlo, yung ating critical care capacities ng ating mga hospitals ay hindi na overwhelmed. Sa tala po ng Department of Health, umabot na sa mahigit 3,961,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 2,562 na bagong kaso habang 38 ang nadagdag sa mga namatay. Samantala, nagsumiti na ang Pfizer ng Emergency Use Authorization para maggamit ang kanilang COVID vaccine sa mga 6 na buwang gulang na sanggol. 6 months old, nauna nang inaprubahan ng Japan at Singapore ang paggamit ng bakuna ng Pfizer sa mga 6 na buwang gulang na sanggol hanggang 4 na taong gulang.